to Brooke's Naglakbay ang aming team patungong bayan ng Brooks Point. Bumiyahe kami ng alas 7 ng gabi na may humigit kumulang 4 na oras ng paglalakbay. Matagumpay na napuntahan ng bayan, kinaumagahan ay aming nasilayan ang napakagandang bukang liwayway ng araw. Matapos ang aming pagpapahinga ay naglakbay muli kami upang hanapin kung saan nakatayo ang parola sa bayan ng Brooks Point. At aming natagpuan sa Barangay Poblasyon, Brooks Point, Palawan. Magandang araw, pamantasan ng mga estudyanteng numero 1. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Brooks Point, sa Old Camp District 1, ng nasabing lugar kung saan matutunghayan natin ang isa sa pinakamakasaysayang bantayog ng ating lalawigan, ang Lighthouse ni Sir James Brooke. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw po kasama natin si Ma'am Leia from the Philippine Coast Guard upang magbahagi ng ilang impormasyon tungkol po dito sa ating lighthouse na matatagpuan sa bayan ng Brooks Point. Ma'am, matanong po namin kung anong kulay po yung nire-release ng lighthouse natin? Bali, white. White. At yung flash rates niya po, kung gaano siya kabilis o kabagal? Nag-flash siya every 5 seconds. Gaano naman po kalayo yung maabot ng ilaw niya kung hanggang saan po siya matatanaw ng mga sailors natin? Naabot niya mga 10 to 30 nautical miles. How about ma'am, the height po ng bago at saka ng lumang lighthouse natin? Itong luma, I think mga 30 feet. Tapos itong bago naman, mga 32 feet. Aming nasilayan na mayroong luma at bagong parola. Nabigyan kami ng pahintulot mula sa Philippine Coast Guard upang malapitan naming makita at matunghayan ang lumang parola. Ngayon po mga kababayan, mapapansin po natin na ang lighthouse po na ito ay isa sa mga makasaysayan po talaga, at mapapansin niyo na sa unang palapag lamang po kami pinayagan ng Philippine Coast Guard, at sa unang palapag na ito, tanaw po natin ang kabuuhan at ang karagatan ng bayan ng Brooks Point, lubhang napakaganda po. At ngayon, dito po tayo nakatuntod sa James Brooke Lighthouse sa pamamahala po ng Philippine Coast Guard. Ang naturang parola ay kilala sa tawag na James Brooke's Lighthouse. Yung lighthouse ay pinangalan sa Sir James Brooke, isang British soldier na naglalayag noong unang panahon at nakatuklas ng bayan ng Brooks Point. Aming nakapanayam ang dating miyembro ng Philippine Coast Guard na si Ginoong Jaime Trinidad, o mas kilala bilang Lolo James. Ilang taon na po kayo, sir, nung nagtatrabaho dito po sa dating lighthouse? Ang length of service ko, mabot ng 33 years. Ako na-assign dito 1979. Lighthouse. Ay para ito sa all watercrafts. Yung sasakyan pandara. Lalo na ang pangsuro talaga dito sa mga sasakyan pandara na naglalakbay sa dagatan, sa laut. Ito ang siyang ilaw, malatandaan. Hindi kita ito sumama. Ang tawag dito, official light. Unang lighthouse, inakyat pa yan sa agad ng parola. Pag-usundian ng lighthouse keeper. Ang susunod yung maiksi. Maiksi na yan, mayroon 6 na battery. Kinakargaan namin yan, linggo-linggo, para mag-supply ng puwiti sa ilaw. Bawal sa amin na hindi mag-function na doon. Malaking investigasyon kung hindi mag-function ang ilaw. Sa panahon ng gabi, once na may na-discretion, malaking investigasyon doon. Ngayon ay hindi na ginagamit ang lumang parola sa kadahilan ng nangangailangan pa itong ayusin dahil sa luma na ang estruktura nito.
Bunsod ng suliraning natatamasa ng mga mangingisda sa pagtanaw ng ilaw ng parola, kung kaya't naipatayo ang bagong infrastruktura na mas mataas kaysa sa unang parola. Hindi pinatanggal ang lumang parola sapagkat ito ay makasaysayan ayon kay dating Mayor John Benedicto. Pinaniniwala ang isa si Sir James Brooks sa nakatuklas sa bayan ng Brooks Point dahilan ng pagpapatayo ng parola at sagisag sa pagtuklas ng magiliw na bayan. Base sa aming pagsisiyasat, naitayo ang unang parola noong 1909 kasabay ng Fort Miller. Ang naturang lugar ay naging headquarters ng mga sundalo noong 1970s. Kaya sa kasalukuyan, ito ay tinawag nilang Old Camp. Ngunit, ito na nga ba ang parola na itinayo noong 1909? Habang kami ay patungo sa munisipyo, kasabay ng aming team si Ginoong Jogi Gasilan na nagmamaneho ng aming sinasakyan na nagbigay ng mahalagang impormasyon hinggil sa pinakaunang parola. Lugar na yan, dating ang tawag nila ay Fort Miller. Apo, yun na po. Yun. Pero noong 1970, parang Marcialo, nagkaroon ng kampo dyan. Kanya kaming sinamahan patungo sa mismong lugar ng pinakaunang parola at nasilayan namin ito sa bakuran ng isang residente, hindi kalayuan sa kampo ng Philippine Coast Guard. Parang may ilawan lang siya na lampara. Ah, parang yun lang yung pinaka... nakikita. Apo. Pataas. Nasilayan lang yun lang. Sabit lang. Aming natagpuan ang loob ng Fort Miller. Ito na nga ba ang magpapatunay sa lugar ng naturang parola? At sa wakas ay natuntun din namin ang replika na nagpapatunay kung saan talaga ang pinakaunang parola. Mapapansin na ang lugar na ito ay lingid na sa kaalaman ng mga residente at Palawenyo dahil di na ito pinangangalagaan at naisaayos, kung kaya't may mga iilang mamamayan ang naninirahan na sa makasaysayang bantayog ng bayan. Alinsunod sa Republic Act No. 10066 o National Cultural Act of 2009, malinaw na isinasagawa ang layuning protektahan, pangalagaan ang mga makasaysayang lugar. Subalit, malungkot mang maisalaysay ang kwentong ito dahil inabandona na at pinamahayan na ng mga residente na sana magsilbi pang makabuluhan para sa pag-aaral ng lokal na kasaysayan, atraksyon para sa mga turista at iba pa. Blast. Yeah, yeah. Apa? Ano pong masasabi niyo kuya na ibaba po pala yung napuntahan naming ano lighthouse? Ang masasabi ko lang, hindi kayo nagtanong.